Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang maganda 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 morning. Luzon, Visayas, at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a feel good Lunes, partner. Hi partner, good morning. Good morning and shout out po sa lahat ng mga kabisyo natin na hindi pa makabalik-balik sa realidad. Yan. Ano to? Realidad ng katinuan. Realidad ng katinuan. At realidad na tapos na po ang bakasyon. Kailangan na ulit pumasok at kailangan ka na ulit sampalin ang katotohanan na hindi ka anak mayaman. Yung bakasyon na ginawa mo, pinaghirapan mo yan. Pinagkaipunan mo yan, di ba? At dahil nagastos mo na lahat ng pinagkaipunan mo, di ba? At tapos na ang bakasyon, sinasampal na po tayo ng katotohanan na hindi tayo anak mayaman. Yan, diba? Na oras na naman para kumayod. Correct. Mga kabisyo. Kalakilos, diba? Kayod, bangon, gising! Ganun! Kailangan namang magtrabaho, magpailang OT, totoo. Diba? Mas-stress sa work. Totoo yan. Para makapag-bakasyon ulit. Yun naman yun eh. It's a cycle. At kailangan naman may ganong klaseng balanse. Diba? Tama. Na nagpapakahirap sa trabaho, kumakayod ng gusto, diba? Tapos para saan yung mga pagpapakahirap, pagkakakayod ayod na yan, syempre para makarampa din, mabili ang gusto, correct, ng mga pangangailangan, ganyan. Matugunan ng mga, 'di ba, ang mga hinihingi ng mga anak. Sa true lalo, 'di ba? Makapag-aral ang mga junakis. Totoo. Makakain ng ilang beses sa isang araw, ganyan. Correct, mabigay ang healing ng asawa, 'di ba? Ang hilig ng nanay, ayon. Ang lambing ng kamag-anak. True. Ano naman sa buhay natin? Ang daming gastusin. Correct, ang daming gastusin na liit ng swelo. Ganun po talaga. So ulitin po natin, kahit parang ang hirap bumalik sa realidad na ay may pasok na naman, eh kailangan po natin tanggapin. At para din ito sa mga estudyante, maraming ganun eh. Yes. Diba? Yung mga estudyante na talagang nag-break. Diba? Yung mga nagtatrabaho kasi maaaring every now and then, kahit medyo mahabang bakasyon, eh pumapasok. Diba? Pero yung mga estudyante, wala pong choice. Babalik na ulit sa ano, babalik na ulit sa school. Tandaan na, isang napakalaking privilege yung nakakapag-aral ka ngayon. Totoo yun. No? Kung privilege yung pag-aaral, privilege din na magkaroon ng trabaho. Yes! Diba? Yun dapat nating isipin mga kaibigan. Totoo. At the end of the day, diba, kahit alam mong pagod na pagod ka, you have to be thankful. Correct ka. Kasi meron kang trabaho. Yan. Diba? At the end of the day, you have a decent work. Yes! Pag-isipin mo, nga, no? Nakakapagod magtrabaho. Correct. Pero mapalad ako kasi meron akong trabaho. Tama. Kung tutuusin, naiinis ka, naiirita ka, bad trip, traffic na naman. Oo. Lahat na naman ang sasakyan, nasa labas. Mandirigma na naman ako sa kalsada sa pagkakommute, diba? Pero may pupuntahan ka ngayon. Correct ka. Diba? Meron dahilan ng pagiging mandirigma mo dyan sa kalsada, diba? Huwag kang mag-alala, dadaloy din ng grasya at dadaloy din ng ginhawa. Pero totoo. Hanggat na hindi po tayo anak ng hari, hanggat hindi po tayo kasing kinis ng mga prinsipe at mga prinsesa, diba? Oo nga, no. Hanggat hindi po tayo anak mayaman, tayo po ay kakayod, gigising at babangon! Parang ano, no, nakaka-curious lang, no, pag-iisipin mo, partner, mga kabisyo, yung buhay ng royal family. Mm. Halimbawa, kung ikaw ay may kakilalang talagang nuknuka ng yaman, yung parang tinatawag natin mga dugong bughaw, royal family, kung sino man, paano kaya sila nabubuhay in a day, no? Na parang pagigising ako, teka, magtatrabaho ba ako? Mm-hmm. Ay, hindi, matutulog na lang ako. Ay, teka, gusto ko munang laruin ng pets. Compared sa atin, ng mga magagawa, kahit gusto mong laruin yung anak mo at saka mga pets mo, hindi, kailangan pagkagising na pagkagising mo, maliligo, kakain, babiyahe ka na. Totoo yan. Totoo, diba? Schedule natin yung pakikipaglaro sa mga anak, diba? At saka sa mga pets natin. Diba, yung oras mo sa asawa mo, nakaschedule yan. Mama, diba? Yung Annette Clavarva, mamaya na, diba?
Kasi kailangan eh. Correct, kailangan magtrabaho muna bago trabahuhin ang asawa. May ganun. Oh. Kasi nga hindi nga anak mayaman, 'di ba? Pero 'yun nga eh, katulad na lagi nating sinasabi. Akala lang natin parang kainggit-inggit yung mga sobrang mga mayayaman. Yung mga sinasabi natin, hala, ano pa kayong problema nila eh? Ang gara-gara na ng bahay, ang daming mga sasakyan, 'di ba? Parang mabibili na nila lahat ng gusto nila, 'di ba? Kung tutusin parang ganitong oras na madami nang nagawa ang lahat ng mga manggagawa eh. Yung mga ganitong 8:30 partner, ang dami nang natapos, tinatapos, 'di ba? Aga nag-umpisa. Pero yung mga mayaman, nakikita ko, partner, kapag naghahatid ako ng anak, partner, yung mga ganitong oras, totoo, nag-jogging ka, di ba? Nakakainis, no? Nakakainis! Di ba? Bakit kami stress na stress sa traffic? Correct. Bakit kami iritang-irita na kailangan namin gawin ito? Ganyan, tapos ikaw nag-jogging? Di ba? Anong oras na nag-jogging ka pa? Di ba? Tapos kita-kita, nakikita ko yung partner, matchy-matchy yung mga outfit, di ba? Stretching, di ba? Jogging na pa bebe lang, correct, ha? Correct, yung mga pa-eme-eme lang na jogging. Talaga, alam mong hindi naman masyadong pagod. Tapos pag uwi niya dun sa yayamanin niyang bahay, meron siyang orange juice na maraming yelo, di ba? May ganong feeling. Tapos ikaw, parang nakakunot na yung noo mo. Iniisip mo yung mga bayarin mo, di ba? Tapos merong isang babaitang yayaman-yamanin, di ba? Nagja-jogging lang, nagsistretching. Ikaw, yung stretch mo, as in pagbabanat talaga ng buto. 5 a.m. pa lang, nagbabanat ka na ng buto. Tapos ito, stretching na pabebe lang, di ba? Pero then again, hindi natin alam ang kwento niya. Totoo yan. Di ba? Yun lang po yung maaaring kaya siya may ganong klaseng oras. Kasi hindi natin alam, baka late pala ang kanyang oras ng work. At yung oras ng trabaho niya ay talagang nakaka-stress. At yung paraan niya para mag-de-stress o magtanggal ng stress ay exercise. Correct. Diba? Hindi natin alam yung kwento eh. Tandaan po natin, with great power comes great responsibility, sabi nga sa Spider-Man, diba? So hanggat marami kang pera, mas marami kang responsibilidad. Yan yung mga may-ari ng kumpanya. Totoo. Diba? Yan yung merong mga, basta marami po silang isipin. Malawak ang negosyo. Ang negosyo, diba? Maraming perang, diba, nakatago sa bahay. Correct. Nakaka-stress kaya, diba? Yun. Paano ko alis? Teka, walang magbamantay ng bahay namin. Ay, meron na kakilalang ganon. May guard, partner. Pagyayamanin. Ay, ganon. Ba't yung kakilala ko walang guard? Hindi. Hindi kanilang pera hindi yun. Yun. Alam na dis. Alam na dis talaga, 'di ba? Hindi natin alam yung kwento nila. Eh. Correct. Lahat tayo may struggle, in other words. Meron mga iba na parang ang luwag lang para sa kanila ng pera. Oh. Yung parang bakit ganoon? Parang ang bilis lang kung mag-usap sila tungkol sa milyon, parang simpleng-simple lang, 'di ba? May mga ganoon na parang ba't ang luwag? Eh, samantalang tayo parang merong may utang sa atin ng 30 na hindi tayo binayaran. Ang sama ng loob natin. Chinismis na natin siya sa kapitbahay kasi hindi tayo binayaran dun sa 500, 'di ba? Pero may mga iba na ang usapan nila talagang ano, ay nako, nakakainis. Meron akong kalala ganito. Ay nako, nakakainis nga. Nag-usap kami, sabi niya mahihiram siya sa akin ng 5 milyon. Hindi pa naman dumating. Ganun yung linya. Alam mo, nakakaloka. Yung problema pa, paano di-dispose yung 5 million niya? So true, na parang nairita kasi hindi pa dumating yung umutang sa kanya. May ganun talaga, literal promise, partner, ha? Kasi yung mga eksena. Pakilala mo nga sa akin yan. Utangin ko yung 5 million niya para wala siyang problema. Yun naman yung concern ko, partner, doon. Partner, syempre bago ikaw, hindi inutang ko na. Pero dahil alam niya, wala naman akong pambayad, hindi niya binigay. May gano'n na parang ang luwag lang sa kanila ng pera. Parang ang simple lang ng mga gano'ng klaseng mga usapan na kapag ka... Nakakagulat para sa ating mga mahihirap, no? Yung mga... Talaga, 5 million ang usapan nyo. Kami nga yung 500, nag-aaway pa totoo, kami. Totoo, diba? Nag-friendship over nang dahil sa 500. At totoo yan, ha? Maraming gano'n. Nag-aaway-away nang dahil sa 500. Hindi ba't yung nung nakaraang pandemya, partner, yung mga hindi nabigyan ng ayuda, diba? Galit na galit. Nagkaanuhan dahil sa ayuda. Nag-aaklas. Correct. Tapos pag kinumpute mo naman yung presyo ng ayuda na ibinigay, kunyari yung grocery, di ba? Minsan hindi aabot ng 1,500, 1,000 lang din, di ba? Pero yung iba, parang ang luwag-luwag lang talaga ng pera sa kanila. May ganun. At maisip mo talaga, ang ganun. Parang napaka-unfair ng buhay. Parang sasabihin mo kay Lord, gusto ko po ng ganitong usapan. Lord, yung ganyan po. Pag nakakarinig kasi ako ng ganyan part, minsan may pagbulong ako kay Lord, minsan try ko po, yung ganyan po yung problema. Yung ganyan po yung problema, pwede po ba patry, di ba? Pero then again, hindi natin alam yung laban nila eh. Totoo. Hindi natin alam. Akala lang, alam mo, promise, pare-parehas lang tayo ng problema din.
Correct. Mm. Yung mga mayayaman no, na observe mo yan pera. Ako din yung mga tipong pag nag-uusap sila, parang asan ka next week? Asan ka sa weekend? Punta ko ng Australia, pero balik din ako ng Monday. Oo, ganoon. Parang kami nga pinaplano namin taon yan eh. Correct. Totoo. Totoo yan. Punta ka na Singapore, paplanuhin namin ng tatlong taong yan kasi pag-iipunan yan. Ano ka ba, Batangas nga lang o kay outing sa Pansoy partner? Mag-aambag-abang kasi wala nang masyadong mura dyan. Magaganda na yung mga ano eh. Magaganda na yung mga pool dyan, di ba? Wala na yatang 8,000 eh. O, meron pa, pero masusugatan ka. Parang ganun. Di ko sure. Pero may yung, bubog. Oo, may kasamang ganun. Di, pero mga basag na bote. Oo, may mga ganun. Meron pa yata na mga mura talaga. Pero yun nga, baka sobrang layo. O di naman, basta may ganun. Correct. May kaakibat. So, Laguna nga lang pinaplano yan. Samantalang iba, Australia. O, teka, saan tayo mag-golf? Doon tayo sa ano, parang gusto ko sa Japan. Parang ganyan. So, ang ano, ang luwag, yung parang ang luwag lang ng pera. Tapos yung sabi ko nga sa'yo, partner, minsan, di ba, syempre, in our life, kapag ka nagtatry kang magnegosyo, nalulugi ka din, di ba? So, kami meron kaming na-experience sa ganyan na lugi sa negosyo. Pero, kapag ka nakakarinig ka ng mga mayaman, sa lugi nila na negosyo, yung lugi mo na parang ikinasasama ng loob mo ng gusto. Ilang taon mo nang iniiyakan, di ba? Ang liit-liit talaga. Parang dating nga lang doon sa usapan nilang lugi. Iisipin mo, parang, napaka-ano ko naman, napakahirap ko naman. Correct, di ba? Kasi, iniiyakan ko yun ng ilang taon ito, di ba? Tatlong taon ko hindi kinausap yung kumare ko nga, nagkaroon kami ng misunderstanding na dahil sa negosyo kasi nalugi. Samantalang, ito yung usapan. Milyon na ng usapan na parang ang luwag-luwag ng pera. But then again, hindi po natin alam yung laban nila. Correct. Diba? Lahat tayo may ano, may kanya-kanyang laban. Naniniwala ako doon. May struggle tayo na hindi natin alam. Diba? Yung kwento ng bawat isa, pag nakausap mo lang sila, saka mo ma-realize, ay ang laki din pala ng problema nila. Parehas lang pala kami ng problema. Ano lang pala, ama. Nakatago lang yun sa kanila, hindi natin naiintindihan. Oo, kasi pera lang iniisip natin na nakakapagpasaya eh. Diba? Ganon. May mga ganyan. Tsaka lagi natin nga iisipin, yung 10,000 natin ay at yung 10 million para doon sa mga super mayaman. Parehas ng value. Pwede. Yan yung sinasabi natin, parehas ng value. Bakit? Siyempre, 10 million nila. Only 1 million nila. Ang hirap ng ano. Yung mas marami. Oo, mas marami. O, yung 1 million nila. Hindi tayo sanay talaga. Hindi ako sanay. Hindi tayo pwede maging buhay mayaman. Parang laki ng 10 million. O, 1 million na lang. Ganyan. Yung 1 million nila ay maaaring parehas lang ng 10,000 natin. Bakit? Kasi yung 10,000 natin, ito po yung enough para sa ginagalawan po natin. Yung 1 million nila ay enough din para sa galawan nila. Katulad ng sinasabi nga natin, partner, di ba, meeting Australia, kape Singapore, golf Japan, mga ganun. So, syempre, kapag ganun ang mga usapan at ganun yung mga kaibigan, syempre, mahina na yung meron kang 1 million. So, problemado din sila nga magtrabaho ng matindi para syempre, masustain yung kanilang pag-golf sa Japan, pag-kakape sa Singapore, yung mga ganun. Grabe, parang no. Same lang nung sa atin. Yung 10,000 natin, larger yung scale nila. Yayamanin na scale lang yung sa kanila. Pero yung sa atin, di ba, syempre, ano, may pamilkti-milkti, paminsan-minsan samgyup, may mag-birthday, may magpapansit, di ba? Mga ganun. Pero magkapareha sila ng value. Totoo. Magkaparehas talaga sila ng value. Kaya huwag mo isipin na parang, ay, mas matindi at mas marami sa kanila kasi mas marami obligasyon nila. Mm-mm. May kumpanya sila. Ikaw, may kumpanya ka ba? Hindi, kumpanya meron. Oh, meron. Sumasama ako sa kampanya ng mga ano eh, totoo, ng mga politiko para magkapera eh. 'Di ba? Pero kumpanya wala. Pero kasi dahil kung may kumpanya sila, syempre ang usapan talaga nila sobrang milyunan. Totoo. Kung wala kang kumpanya at ang inaalagaan mo sarili mo lang ng pamilya, libo-libo lang din 'yan. Doon mo maiisip talaga ang galing mag-magnify talaga ng pera. Mag-magnify lang naman lahat ito ng pera eh. Money is a magnifier. Totoo, tapos nag-uusapan natin sa mga walang pera. Milk tea, pero kapag may sweldo lang tayo. Correct. Nakakapag-milk tea ganun pinaplano. Pero yung mga mayayaman, tingnan mo, dahil malaki ang pera nila, malakihan din yung usapan nila. Mm-hmm. Magkakape tayo sa Singapore. Correct. Oo, totoo. Pwede naman sa kanto lang sa pinakamalapit na coffee shop sa inyo. Tsaka ang meeting nila, ano, pang mayamang meeting. Oo, di ba? Mm-hmm. Meeting tayo sa Okada mamaya. Oo, tapos mamaya doon tayo sa Sofitel. Tama, ganun. Pang malakasan. True. Na, tayo, deliver ka ha. Mang inasal. Doon tayo sa office ni Nicole. Siksikan kami dyan. 15 kami. Pero pag yayaman... Dala ka ng monoblock ha. Totoo. Bitbitin mo yung sa labas. Totoo, may ganun. Pero parehas nagme-meeting. Oo. Parehas na nagme-meeting. Parehas din namang may pinagkakaabalahan eh. Yun nga lang, yung kanila larger scale. Syempre, ang mga ka-meeting nila partner, mga expat. Oo. Mga galing sa
Japan, ala nga namang pag-anuhin mo. Di pag isiksik mo sa monoblock, di ba? Eh, mga big time, mga CEO din yun sa Japan, kunyari, or CEO na nga ng Great Britain, di ba? CEO ng Great Britain. Malay natin, di ba? Hindi totoo. Di ba, mga taga UK? Oo, di ba, mga ambassador. Mga ambassador. No? Siyempre, ang meeting talaga niya, mga Okada, Manila Hotel, Sofitel, gano'n. Yan, yan. Ay, tayo, diba? Pag may mga bisita tayo. Pag may mga bisita. Ay, papasokin mo sa office ni Nicole. Correct. Kunin mo nga yung paper plate, kain mo spaghetti. Totoo. Kasi, mga CEO din yun ng UK-UK. Di ba? Parehas namang UK eh. Magkaiba nga lang ng level. Diba? Punta ka 7-11, mili ka ng spoon and fork. True. Ganon. Ganyan. Kapag ka medyo may special na bisita, oh, bigyan ng sola. Wow. Malakas-lakas na sa atin yun. Oh. Malakas-lakas. Uy, ano, pag medyo malakas yung bisita, sasabihin, ano, pa-orderin niyo sa Starbucks. Yan, ganon. Yayamanin ka na nun. Pinag-ano mo, cappuccino mo lahat. Oh, lima silang bisita. Woo, big time. Pero para sa mga sobrang yayamanin, maliit lang bagay lang sa kanila yung Starbucks na lima. Oh, diba? Kasi nga, mas leveled up yung mga kape nila. Magnified talaga lahat ng galawan pero nila. Pero parehas lang, correct. Pero parehas lang. Siyempre, yung mga ka-meeting nila ganun. Yung mga ka-meeting natin, ganito. Pero parehas nagbi-meeting. Parehas na may gagawin. Diba? Totoo. So, well, important issues. Magtrabaho, sige, kayo. Yun naman yun. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chuper. Nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, magtutbrush ka para mabuhay na maliba. Yun!